morning! Happy Wednesday, guys! Ayan. Sumabay na ako kay Daddy papasok kasi maaga siya ngayon. Sabi ko maaga na rin akong magsisimba sa ano sa Baklaran para hindi pa masyadong mainit. Hatid niya lang ako. Hindi na kami makapag-breakfast to. 6:20 na eh. Alas 7 yung ano niya. Pasok niya. Buti na lang maaga ding gumising yung nasa likod niya. Kasi yung isa dun, si Mamaji medyo musungit. Kaya nakakaanong maistorbo. Pero mabait yun. Ayan. Medyo ano nga lang talaga siya. Intimidating minsan. Buti na lang maagang ano, para silang maagang nagising nung isang sasakyan. Ayan. Tapos may bumangga pa daw kay Daddy, L300. Nung papalabas siya. Kaso, tumakas na. Buti walang damage si ano. Walang damage si Tonton. Kaso, siya yung ano, siya yung may upi. Siya yung bumangga eh. Kasi, palabas na to eh. Di ba paatras? Eh, makikita mo naman yun eh. Eh siguro, itinuloy niya pa. Tumama siya sa ano. Sa likod. So, yun. Good morning. Sarap din pala talaga maging morning person eh, no? Patulad kahapon, nag-ano ko, maaga din ako na malengke, maaga ako nakatapos ng pagluluto. Yun nga lang, maaga ka rin, ano, maaga rin kaming inaantok. Oo, si Manang, wag kang tatapos. Bakit ka magulit? May trust issue na ako kay Daddy. Ayan. Tapos alam nyo ba kagabi na ano na naman to? Hinaan mo ngayon, Daddy. Na heartburn ba? Reflex. Acid na acid reflux na naman siya. Yung, alam mo yung pagbuting ka mo, talaga bumabalikwas siya. Yung pagbalikwas niya, parang lagi ano, akala ko inatake na. Diyos ko. Eh pag ganun pa naman, natataranta ako. Yung tubig hindi ko mahanap kung saan ko nilapag eh. Ay, nako di. Kaloka. Ano, makapag-breakfast ka ba? Take out na lang. Basta FBS na lang. Kakahiling ka rin ako sa residue. Eh, meron naman doon sa inyo, diba? Drive-thru na lang siya, breakfast niya. Oo, ako din naman ako nag-almusal. Isang crispy chicken fillet alating. Chicken fillet alating ko. And isang cheesy egg desal. Ang sarap dito pag ano, umaga, tsaka hapon. Walang araw. Bumili na agad ako ng sampagita doon sa suki ko. Matamis din? Hindi naman po matamis. Thank you. Bumili ako ng puto. Try natin. Breakfast namin ni Chris. Or ano lang sa kape. Ano pa yung kape ko kanini? Hindi na ako mag-take out siguro kasi tanghali namang gumigising si Chris eh. Lunch na lang lutuin ko. Bahay na ako, guys. At si Luna na naman. May kinalat na naman. Ang mabait na tutang ito. Yan. Ang init na rin ah. Ang init pa ng suot ko. Ay. Yan, pero mag-almusal muna ito. Tsura ko naman o. Ano, legit guys, sobrang init kahit na alas 8 pa lang. Ayan. Ang sarap niya itong puto, buti bumili ako. Ayan, 50 pesos. Malaki naman.
slice ng papitsa. Putong binyan. Bigas. Masarap siya in fairness. Yan. Bigas talaga, legit. Sakto yung tamis. Tapos, simple. Simple yung lasa niya, guys. Na, alam mo yun, gusto mong umulit. Gats niyo ako. Ang simple lang ng lasa niya. Walang espesyal na, alam mo yun, pero gustuhin mong umulit ng umulit. Ganon. Kasi may mga pagkain na super sarap talaga, pero yung tipong ang bilis mong maumay. Ito hindi. So, sakto siya sa coffee. Black coffee or chaa. Sarap, promise. Ganito magusto ko sa pagkain. Ang simple lang ng lasa, pero magugustuhan mo talaga. May enjoy mo yung food. Tapos 3 days daw to bago maano, bago masira. Ito yung mga pagkain na walang ano, may mga puto na walang butter, ganyan. Kaya kahit ilagay mo sa ref, hindi siya maniligas. Super lambot niya, ang fluffy. Hindi ba? Food review yan. Dapat magte-take out ako, sabi wani na kay daddy. Kasi nag-drive-thru, di ba? Mag-take out daw ako ng para sa amin. Chris, eh magsisimba pa nga ako. Sabi ko pag ano na lang, paglabas. Kaso, yun nga, naalala ko, tanghali naman na gumigising si Chris. Then, ang daming tao kanina. Tapos nadaanan ko nga itong puto. Ito na lang. Ayan. Hindi na pala niya pinaluto yung ano kagabi. Yung seafood boil. Ayan, kung ano yung kain namin kahapon na ano, yung sinabayan ko si daddy, yun na yun. Baga early dinner na. Tapos sumunod na lang si Chris pagka ano niya, pagka ligo niya. Then siguro nag ano na lang yung batang niya, nag midnight snack. Kasi dinig ko pa na naglalaro. Yun. Tapos kami naman ni daddy, maaga talaga natulog. At sabi niya nga, kailangan maaga daw. Kasi 7 a.m. nag-start na yung ano nila, training nila. So yun. So naisipan ko sumabay na lang din sa kanya. 5:30 ata, nag-alarm. Tapos bumangon ako. Hindi na ako nagluto ng almusal nga. Para sabi ko, take out na lang siya. Pero Diyos ko, yung ano niya, yung balikwas niya kagabi, guys, naloka na naman ako. Alam mo yung, ang hawak niya kasi lagi pagkagawin na, gumaganon siya. Kaya kala ko, inaano siya, inaatake. Eh ako naman, syempre, taranta. Pero lagi may nakaredy ano sa amin. At isa na kami nun. Bawat side table namin, may kanya-kanya na kaming tubigan. Kaso, ayan, sa sobrang gulat ko, sobrang taranta ko, hindi ko alam kung bigla akong nalimutan ko saan ko nailagay yung tubig. Ayan. Maganan-ganan ako. Tapos siya paikot-ikot din na, alam mo yun, sobrang acid daw nung ano niya. Lalamunan niya, sobrang half day dahil sa acid. Ay, kaya sabi ko, wag nang ano, tama lang yung talagang ang kain niya is, ano, before 6 or after 6, wag na siyang kumain. Kasi yun nga yung acid reflux, cause ng acid reflux, yung late ka nang kumakain, tapos matutulog agad. Nabasa ko lang naman, guys. So, ayun. Tapos, avoid yung mga spicy food. Mga... O, basta yun. May nabasa akong gano'n. Kaso, agoy, ang hiling sa matamis ng taong ito talaga. Diba nag-ice cream kami kahapon? Yun, ang inano niya pala. 7:30. Nag-ice cream pa siya. Kaya siguro gano'n na naman. Chika galarang lola niya. So, anyway. Mag-dis na muna ako, guys. Ngayon pala bumiyahe sila papa. Legit, akala ko kahapon. Kasi, kailangan pasok. Siguro, ano, tinamad si Jeff. Kaya, ngayon na lang sila muwing Bicol. Death anniversary din yun ng lolo ko. 11 years. Ngayon, 11 years na sa heaven si, ano, si grandpa.
na nanay ni mama. Ah, nanay na tatay ni mama. Ayan, yung sa side ni papa, si Lola parang 2 years. 2 years pa lang yun. Yung pinagkuhanan ng pangalan ko. Both pangalan ko, parang kinuha sa Lola. Palibasa, panganay na apo. Ayan. Nanay ni mama at nanay ni papa kinumbay yung ano ko, yung pangalan ko. Nakakainis kapag ano, no, kapag kagalit sa atin yung ano, yung hindi naman sa galit. Kung minsan kapag binubuo ng parents natin yung si ano, si papa yung madalas pag ano, tawagin kami sa buong pangalan. Merbas. Kaya minsan ano, parang kahit hindi naman galit, bubuin niya yung pangalan ng pagtawag niya sa akin. Grabe, buong-buo naman yung ano, tawag. Lahat kami Mary. Ayan. Ah, bukod sa pangatlo pala namin. Kami lang pala ni Nene yung Mary. Ayan. May Mary. Kaya, alam niyo na guys, mabait ako. Kasi pinangalan ako sa lola ko na Mary, na sobrang bait din. Char! Ay, sorry guys! Ayan. Alam niyo, natok pa ako. Huwag ako nagkakaganito. You know? Medyo makalimlimang panahon ngayon. Sana, kumulimlim na. Makasilip, eh, no? Sinisilip ko, guys. Oo, makalimlim nga. Ayan, sana magtuloy-tuloy para hindi gaano mainit. Ayan, makaramdam naman tayo ng konting lamig-lamig. Kasi, OA talaga, guys. Alam ko pa ulit-ulit ako sa ang init. Alam ko naman lahat kayo nakaka-relate sa mainit kasi, majority naman ng ano ng viewer ko is taga Pilipinas. So, 'di ba? Grabe. Grabe ito. Teka. Isisiksik ko lang kayo diyan sa saucepan at wala tayong okay, malalaglag ko na loob. Shh. Luna, tumigil ka muna diyan. Ayan, nag-iingay na naman si Luna. Kumakatok na naman siya sa pinto ni Chris kasi naman pumasok. Ano bang gagawin natin? Magsaing muna tayo. Ayan, mag-i-edit sana ako ng vlog kaso magsaing muna tayo para pagising ng mahal kong anak. Sure! Hindi, pagising yung gutom na yan eh. Kasi nga, nag-early dinner kami kagabi. Tapos, yun, nag-midnight snack na lang siya. May nakita ko ditong kinaina ng ano, noodles. Nag-noodles na lang siguro siya. Tingnan nyo itong ano ko, guys. Tingnan nyo itong damit ko. Backless. Charan! O, diba? Ang tagal-tagal na nito, pero gustong-gusto ko ito. Ayan, pinapatapo na nga ito ni Daddy. Sabi niya, gano'ng mukha daw ako. Alam niyo yun? Ganyan, no? Pero gustong-gusto ko talaga ito. Tapos, ang bango-bango pa. Alam niyo, nakatago, tinago ko ito na ano, nang medyo matagal-tagal. Kasi dati, halos ano, everyday, halos weekly, pagkalaba, yung ganyan susuot ko to. Kasi nga, favorite ko to talaga, cotton, ang press ko sa katawan, very light, alam nyo yun. Kayo din ba, may mga damit, may mga gamit na ayaw nyo, ano, ayaw nyo itapon, ayaw nyo gawing basahan, instead, gustong-gusto nyo suotin. Ako ganun, itong damit na to, tapos yung damit na nakikita nyo, yung kulay pink kay mama na ano, na bleach ko. Ayun, isa din yun ang press ko kasi. Yan, tapos yung sleeveless na madalas kong sinusuot, guys. Yun talaga, hindi dahil sa wala akong ano, mga damit, pero doon ako komportable. Ayoko yung ano, may manggas, ayoko yung maluwag, okay lang, pero ayoko yung maluwag na para akong nakasako na gusto ko yung basta walang manggas, maluwag, pero cotton, airflow. Basta ganon. So, dahil sobrang init nga dito sa atin sa Pilipinas, no? Yeah, tapos ito, favorite ko to. Ito pa sa isa sa mga tinda ko to dati. Kasi before, di ba, nag-ano ako, bago ako nag-switch. Ay! Ano naman yan? Disappointed naman ako. Kala ako magiging ano yung maghapon natin. Yan yung biglang ano, biglang lumiwanag, maaraw. Kala ko makulimlim. Mainit pala. Fake news. So, tayo na-excite. Ayan, kasi before, bago ko nag-switch sa
skincare, mga damit na muna tininda ko. Nagbabuy and sell ako niyan, mga ilang piraso sa baklaran kasi malapit kami, diba? Tapos ipopost ko yung ganyan, ganyan. Tapos mga, kahit yung mga usong sapatos noon, lalakad-lakad ako sa baklaran, magpipicture ako. Kasi wala akong ano, wala akong on-hand niya, pipicture ako lang yung mga, ano, mga items, tapos try kong ipopost, tapos pag may nag-inquire, ganyan-ganyan, or pag may bumili, takbo agad ako niya sa, ano, sa sa baklaran. Tapos yun, ship, ganun lang. So, ayun, awa ng Diyos, nagkaroon tayo ng ano, parang lumago ng ano, hanggang nagkaroon tayo ng puhunan. And yun, the rest is ano na, history na. Diba, tiyagaan lang talaga. Yung naalala ko, yung kahit na maputik pa noon, talagang gora ako niyan sa ano, sa baklaran, lakad, yung mga ganyan. So wala, sarap lang ano, sarap lang balikan yung talagang pinagmulan mo, pinanggalingan mo kung saan ka nagsimula, nagsimula ka sa wala, from zero hanggang, alam mo yun, na uunti-untian mo yung mga, yung puhunan mo, ganon. So yun lang, daming kuda girl, magsahing ka na, hanggang ngayon, hindi pa rin tinaka ko ng bigas. Ayan, shout out sa iyo, Sis Joy Lau. Yan, matagal nang subscriber yan si ano, si Sis Joy. Simula pa ata nung wala pa akong 1,000 subscriber, andito na yan. Hello sis. Alam ko friends din tayo sa ano, sa Facebook, 'di ba? Ayun, hello. And then syempre, sa mga sa inyo lahat, lalo na sa mga silent and ano, silent viewer lang diyan na ang tagal nang nanonood pero silent talaga. Isang kaway naman dyan, guys. Isang hi naman dyan. Ayan. Kasi alam nyo, hindi lang kayo yung naaaliw sa pag nanonood kayo ng mga vlog namin na hindi lang ako. Sa mga katulad ng content creator, yung ganyan, hindi lang kami yung naaaliw na hindi lang kayo yung naaaliw na napapanood nyo kami. Pero natutuwa din kami kapag nakakabasa kami ng mga message nyo, yung mga comments nyo, yung mga ganyan. Parang nag-i-interact tayo ganun. Diba? So, ayun. Kasi, isa din sa ano ba yung pampalipas ng oras din namin, minsan yung pagbabasa ng mga comments nyo, yung ganyan, same ba tayo ng pinagdadaanan, anong kalagayan nyo ngayon, yung ganyan-ganyan. Diba? So yun, hello again Sis Joy. Yan, tapos ang dami kong mga subscriber na dati nandito pa sa Pilipinas, ngayon nasa ibang bansa na. Ang gagaling, diba? Yan, si ano, si Ana Deng. Yan, nurse siya dito sa Pinas, tapos ngayon nasa saan ka na, Deng? Nasa US ka na ba? Yan, nasa US na daw siya. So, kailan lang nag-comment siya na na-miss niya na daw ang mga Pinoy food. Yes, wala talaga sing sarap guys yung ano, yung pagkain natin. Never natin ipagpapalit yung mga pagkain natin dito, no? Ayan, kahit nga ako minsan pagka kala mo naman, laging lumalabas ng bansa eh, no? Kasi diba nakapunta na ako sa Japan, yung ganyan. Hindi ko bet yung food nila, actually. Ayan, parang nabuhay lang kami nun sa ano, sa 7-Eleven, sa Lawson, yung ganyan. Kasi hindi ko talaga bet yung pagkain ng Japanese food. Pwera na lang sa mga mangilan-ngilan. Pero majority, hindi ko type. But pwede pa sa ano, sa Thailand. Kasi mas nakaka, ano, mas similar siya sa pagkain Pinoy, more maanghang, or sadyang mahilig lang kasi ako sa maanghang. Ayun, same sa yung Chinese, dito sa Pilipinas, Chinese food is okay na din, pero yung pag sa ibang bansa ka, bakit parang matabang? No? Bakit parang matabang yung mga pagkain nila? Ganon. So, ayun. Kaya wala pa rin talagang tatalo sa ano, sa pagkain Pinoy, especially yung mga sabaw natin na pagod ka na sa trabaho, at pagdating mo ng bahay, merong mainit na sabaw, tapos ihigop ka, napaka-comforting, no? Pagkain pa lang, nakaka-comfort na. Tapos, yung may pinagdadaanan ka, uuwi ka, tapos kakain ka na yung comfort food na may iyak ka, yung gano'n. The best part talaga, guys, yung ano, yung pagkain habang umiiyak, di ba? Nakita ko yun sa TikTok. Ayan, back to editing tayo guys. Kasi ang goal ko matapos to mga i-edit ko bago magbalik. Trabaho na naman tomorrow.
Later na ako magluluto, nakasaing naman na. Nagsaing na ako, tapos, ayun nga, seafood boy lang naman yung request ng anak ko. Later na lang, mabilis lang naman yun. Lalaga mo lang yung mga seafood, tapos gawa ka ng sauce. Yun na. Nagbibigyan ko lagi yung mga hiling nila ng pagkain, ganyan. Kasi ako naman is more on, ano lang ako, more on gulay, isda. Sapat na talaga sa akin, guys. Seafood yan. Kasi nga pinapractice ko yung pescatarian. Na hopefully, makaya ko maging vegetarian. Sana. Yan ang gusto ko, maging vegetarian talaga. Pero, mahirap. Mahirap yun, guys. Kaya, hindi natin bibiglain. In fairness, dun sa ano, sa... Tawag dun? Sa sunscreen, nasa ako. Ang ganda niya. Ang ganda ng finish niya, guys. Sunscreen siya ka, nagpulbos lang ako. Ng konting pulbos. Tapos kapag ka nag-set na siya and medyo nag-oil up na kayo, mas lalong gumaganda yung ano, yung finish niya. Kilay lang. Eh, nag-lip tint na ako kanina. Mag-edit ka lang, ha? Ang dami pang kuda, eh. May tracker kami. Nag-install ako kasi si Chris, minsan hindi nagpapaalam. Ayan. Nakakainis na, alam mo yun, after school minsan, yung lalabas pala siya with friends or mag-i-install siya ng gagawa siya ng computer ng kaibigan niya, yung gano'n. Yung hindi magpapaalam, minsan alas 9 na wala pa siya, nag-aalala ako kung hindi, tapos tatantarin ko na yan ng ano, ng tawag, hindi pa sasabutin kasi busy nga, nag-aayos. Siyempre, mag-aalala ka na, diba? So, yun. Kaya, ito na lang. Tracker na lang. Para at least, alam ko kung nasaan siya. And then, jumoin na rin si daddy, ganyan, para namomonitor namin kung nasaan kami. Pero hindi to yung dating tracker na dinownload dati ni daddy, na gamit namin. May bayad kasi yun eh. Ito, parang naano niya lang, nakuha niya lang na premium. Ayan, wala akong binayaran pero naka-premium. Yung family 360. Ayan, maganda yan. Kung kailangan yung i-track yung mga junakas nyo, yung mga estudyante lalo, mga hindi nagpapaalam, hindi mahilig magpaalam, ito na guys, ang sagot. Ayan, tinanong ko din si Joy kung ano yung tracker na gamit nila. Ito din daw. So, ayan, tsaka maganda siya kasi may ano siya, parang may messaging app na rin siya. Ayan, makakapag-message kayo. Basta, may ano lang din, merong internet lang din. And then, ayun, kailangan din di-off ng anak nyo or ng asawa nyo yung location niya. Hindi nyo makikita yung ano, yung location nga nila. Ayan, dito na yung, nilabas ko na yung shrimp. Nagpapakulo na rin ako ng puting, guys. Tapos, yung ating tahong. Ooh, frozen tahong. Ayan, tapos, ang ating... Gising na. May tumalon na. Batang to talaga. Yung mga talon, galing sa double deck niya. Ayan, excuse me. Sumusubo ako nung ano nung puto. Eh, nagugutom na rin ako. Kaya, ayan, magluto na tayo. Yung mais. Alam nyo ba? Itong mga buhok-buhok na to, guys, ng mais. Ang sarap na itong ano. Sarap na itong ilaga. Tsaka, gamot to sa UTI. Ayan. Ginagawang ano talaga to. Ginagawang tsaa talaga to. Ayan, kung makikita nyo sa mga Korean grocery store, meron silang corn silk tea. Masarap siya, guys. As in, dati umiinom ako no, nung nagtitinda pa ako ng mga Korean grocery. Nung kasagsagan ng ano pandemic, di ba? Nagtinda din ako ng mga Korean grocery items. Yan, kasi nung pandemic, more on nood lang sa Netflix ginagawa ng mga tao, more on Korean ang mga pinapanood. So, syempre, yan, nag-crave sila sa mga pagkain, kaya nagtinda din ako noon ng ano, Korean groceries. So, yun. Sarap to.
gawa na tayong sauce. So, may garlic, may onion, may ginger, and then lemon, tapos yung spices. Tapos, minemelt ko na yung butter. Ayan. Diretso na dito. Iba to dun sa sweet and sa ano, medyo sweet and spicy na niluluto namin. Ngayon ko lang matatry itong bilab sauce na to, guys. So, sana maging maging successful. Kasi lagi ko nakapanood ito sa YouTube and curious din ako sa lasa. So, ayan. Lots of water. Butter and water. Tapos, ito yung mushroom. Kaya pa natin lumapas pa siya. Oh my God, guys. I did it! Ang sarap, gosh! Kaso palambutin pa natin ng bongga tong ano, itong onion. Tsaka, i-reduce lang ng unti yung water. Kasi nilagyan ng water eh. Pero, ang sarap! Kaya pala, ganun na lang yung tulo ng laway ko kapag nanonood ako ng mukbang ni Bilabs. Ayan, yung black woman na ano, na umaman kakamukbang ng seafood boil. Ang sarap, grabe, I swear. Paris lang natin konti. Tapos lantakan na natin yung mga ano. Sayang mo lang sausage, saka potato, para kumpleto sana. Buti na lang din, kumpleto yung ano, yung ingredients ko dyan, yung mga herbs, spices. Kaya ayan, kumpleto to. Kaya, perfect! Hindi ko na matiis, guys. Ayan. Kumuha na ako ng corn. Tapos yung konting sauce. Nire-reduce ko pa kasi. Kaya, grabe. Ba't ngayon ko lang tinry ito? Usually kasi, garlic, butter, tapos mga ano ba yan? Yung chili sauce lang. Pero ito, ibang level talaga. Tapos yung sweetness ng corn. Perfect na sauce. Tapos yung pag-boil ko ng seafood, hindi ko na sinilagyan ng asin. Kasi nga, yung sauce yung star doon. Grabe yung flavor. Bursting talaga siya sa ano. Sa flavor, yung iba-ibang herbs, spices, naghalo-halo. Perfect. Gagawa ako nito ng madaming batch. I-store ko lang. Para anytime na gusto ni Chris ng seafood boil, iinitin na lang. Promise the best. Hindi sa pag-ano, guys. Hindi pag sa pag-aangat ng sariling bangko. Kasi sinunod ko naman yung recipe online eh, kaya tapos perfect yung kumpleto yung ano, yung ingredients, kaya soon eto pe-prepare ko kapag kami may outing, may mga okasyon, kasi the best talaga. Oh, siya, tama na, alam ko na yung naglalaway na ako, iniingit na kayo. Kain tayo, guys. Ayan na yung seafood boil sauce. Yung seafood. Dito si Rax. Tsaka si Chris. Pray na. Ikaw na mag, ano, Rax? Mag-lead. Ikaw mag hindi niya lang. Ikaw na. Ba't lang, damit? Ang init. Ang init. Ang sige. May Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, that this I give you shall not receive. Amen.
Hindi mo kabisado. Tayo. Hindi mo kabisado. Hala. Hindi mo kabisado. Tibeta. Ganun naman si Lolo. Bagay. Eh, ayun na lang guys. Naku, palang init kasi talaga eh. Ano? Kayong lumugar dito sa amin. Lalot na pasay. Semento yung bahay. Kaya na ba? Sauce. Kain tayo, kamayan. Para kahapon, nagmukbang din tayo ah. Ito mas sarap. Kasi walang gulay. Hindi ka nag-prepare me. Wala nga. Yung kumbersa na. Wala dyan ano. Pwede saan nagpabili ka sa akin? Tanghali ka na gumising ha? Hindi, ngayon. Lumabas ako eh. Ngayon. Kaya mo nung ice cream ko mga tumi? Kapon! At ang hyper pala ni Luna. Hyper naman talaga yan. Kay may ice cream o wala. Lalo mo ma-hyper pag may ice cream eh. Promise guys, pag natikman nyo itong ano, we love sauce. Ang sarap. Gusto ko yung Cajun. Cajun yan. Cajun yan? Wala yung ano, sausage. Masa pa yung sausage siya. Hindi nag-deliver si Amy. Sama yan. Higas mo ka rin. Lalamig ganyan. Ano meron kayo cooker dito? Okay, sarap yan. Tapos, rinig chicken natin sa vlog, sir. Sarap. Itabang yung halimaw. Yung mami pumili niyan eh. Tapos ako pag gusto mong palengke ng mga sipo. Bakit? Bebo. Tihong ba ayaw? Doon na kinuha mo na naman yung electric fan. Ang saya mo pag nakapagluto ako, no? Ang boring ko, puro order. Pag-order lang, wala na, busog. Pero pag luto eh, kahit busog na, balik-balik. Meron ko palang kumain ng ano? Seafood. Sino? Sirox. Yan talaga pag tagalang.
Ano itong mga orange? Egg? Saba. Saba din. Thank you, Mother. Huwag mo lang gugulay natin. Hindi na ako ang love niyan, guys, eh. May bago na ako siyang baby. Hindi na ako baby ni Mami. Damulag ka na, eh. Wait, baby pa rin. Ngayon mo lang tawagin kang baby. Ang pray. Pag sa school ka, tatawagin ka na, baby! Pwede. Pwede. Di ba? Nung high school ka, pati tawag ka pa lang yung baby. High school? Di ah? No, pag kami ni Daddy nag-usap. Doon kay baby mo yan na. Pinaflex ko kayo eh, mga kaibigan mo. Kaya pag sasabihin ni Daddy, pag kumuhaan kami sa labas, ikaw ka na lang kay baby. O, diba? Love yarn. Inaantok ako, guys. Inaantok ako pagkakain, nag-i-edit sana ako kasi may pikit na yung mata ko. Colors. Naihi ako kasi ang sugal naman ng anak ko. Kanina pa yun, pagkakain, naliligo na. Isang oras na dyan sa ano sa Sierra, dyan pa rin. Ayan. Ay, salamat. Parang daddy mo. Tagal mag-ano sa Sierra. Banatang kita eh. Tumatakbo sila sa pinto eh. Kasi naririnig nila dito sa ini-edit ko, bumubukas yung pinto. Kali! Dito yung Kali! Andito yan sa vlog. Ano ba kayo? Magsitulog lang kayo dyan. Yan. Bawat, ano, bawat rinig nila nang may bumubukas ng pinto dito sa vlog. Kakahulad sila. Bayan mga ito. Lait ka. Sino? What's the meaning of that? Snoring boring. Dito mo pa dito. Baliw talaga 'to asawa ko, pinaririnig pa sa inyo yung ano, Felix. Ay nako. Ayan, magpapaturo siya mag-drive si Rico. Pag yun, nabangasan si Taylor, ah. Hindi si Tito Rico may kasalanan. Huwag ka muna pahawakin ka muna nga, natitext sa Tito Rico mo. Pahawakin ng manibela. O, alam mo na yung parts ng kotse. Oh. Ano? Anong kasi parts? Sa labas, loob? Sa loob? Yung tatapakan mo, sa ilalim. Pwede accelerator, brake, handbrake. Oh. Ano steering wheel? O, tapos? Signal lights. Oh. Oh. Yeah. Oh. Side mirrors. Yung... Saan ka dapat titingin lagi? Tapos? Laging, baka naman... Laging aware sa pagsada. Giveaway. Yung pagtapak ng ano, ganun-ganun, dahan-dahan. Hindi yung preno agad na sub-sub ka niyan. Oo. Sumabi ka ba ng kumbado? Sasama ka, Rax? Siya, sasama yan. O, sige, magpa-video ka. Titingnan ko yung ano. Dali mo yung camera mo. Prodigy. Ang mukha mo. Prodigy. Kotor nga, bilis ka pa ito. O, kaya ka sumalpok sa... Isang beses lang yun. Sorry, guys. Kaya pala na-shoot ka sana eh. Isang beses lang yun. Tawag na siya sa pungkan. Yakshi. Siyempre, hindi ko motor yun. Diba? Ano ang pagalitan?
Lang niya ka. Ingat na si Taylor, ha? Basta ako, hindi ko ingat. Oh, ingat ka, ingat kayo. Sige na, ingat kayo. Sara mo yung ano? Screen. Dumating na pala si Daddy. Hindi ko lang alam kung na-vlog ko siya kanina. Pero, ayun. Pinrituhan ko na lang siya ng pork chop. Nakakain na. Tapos, inantok bandang... Actually, dalawa kami inaantok kapag nag-i-edit ako. Sabi ko, inaantok ako, Daddy. Sabi niya, oo nga eh. Kasi sobrang aga namin talagang ano, nagising. Mga 5:30. Ayan. Tapos sabi ko, palamigin mo yung kwarto, idlip tayo. Tapos, sunod ako. Kasi nga, sabi ko, tatapusin ko lang yung ine-edit kong vlog. Ang hindi, ang haba pala noon. Sabi ko sa inyo, mahaba yung vlog kahapon eh. Yung, may mukbang kasi kami. Hindi naman mukbang. Parang, yung, ano lang namin. Yung pagkain lang namin ni Chris ng, yun ang niluto ko. Medyo napahaba. So, baka hatiin ko yun sa dalawa, guys. Dalawang upload. Kasi sobrang haba talaga. Nasa 52 minutes. Almost 1 hour. Diba? So, hatiin ko. Kasi, ang hirap mag-upload ng ano, ng mahaba. Ang tagal. So, hatiin ko na lang siya. Yan. Pero, magkasunuran lang din yung ano, yung pag-upload ko nun. And then, ayun nga. Lumabas si Daddy kasi mag-CR ata. Sabi niya, oh, anak, i-idlip ka. Sabi ko, ang haba kasi dito, ano, ini-edit ko eh. So, mamaya na lang ako, babawi. Ayan, tapusin ko muna yung mga, ano, dito, magsaing, magpakain ng dogs. Ayan, nakauwi na si Chris. One hour lang, tinuruan ni Rico mag-drive. Pakita ko sa inyo, guys, si Lola. Yung nanay ni Mama. Oops, laglag. Ayan. Meet my Lola. Sa kanya pala namin naman na yung ano, yung mata. Ayan, singkit. Tapos, ito si Lolo. Ayan. Ilang taon ka na nga, lo, sa langit. 10 years na, lo. 11 years. Hi, Grandpa. Miss you, Grandpa. Ito sa Don Carlos to, eh. So, magkasama na sila. And, ayun, simula nung mamatay yung ano, yung lola ko. Hindi na nag-asawa yan si Lolo. Ang bata pa nito ni Lola kasi namatay eh. Parang 52 ata. Pero itong picture na to, guys, hindi ko alam kung ilang taon siya dito. Pero, ayan. Ayan siya. Parang kamukha ni Diane eh, no? Ayan, bilugan yung ano, yung cheek. Tapos yung mata. Parang yung mata talaga eh. No? Parehas yung mga mata namin. Sa kanya namin talaga nakuha yung mata namin. Mata ni Mama, ganyan. Mata ko. Mata ni Jeff. Basta lahat ng mata namin magkakapatid, ganyan eh. Kilala kami pala ng nanguha ng mata. Ayan, nag-ipon ako ng tubig dito sa ano, sa washing kasi na-disgrasya ko yung ano, guys. Yung gate valve ng ano, ng mother meter. Netong Doña Adela. Nagulungan ko. At ano na kasi si Daddy, tulog. Hindi ko ginising, lalabas yung isa sa sasakyan. Eh, si Tonton yung nasa dulong hulihan. Eh, yung pinakadulong hulihan kasi, sobrang keep, sobrang sikip na. Alam mo yung, kapag ka hindi maayos yung pagkakapark, talagang wala nang mga kadaan na kahit tao, alam mo yun, or may mga kadaan nun pag gano'n na lang. So, ang ginagawa ni Daddy minsan, talagang ginigilid niya. Eh, yung pala sa ibaba na yun, mayroong gate valve doon. Eh, nung pag-atras ko, hindi ko napansin, eh, sa laki ng gulong ni Tonton, di ba, umaakyat ng ano nga, ng mga gutter yan. So, nagulungan, umakyat sa gutter. Parang gutter na kasi yun eh. So, umakit yung gulong ni Tonton. Nagulungan yung gate valve. Shhh! Sumirit. Naloka ako. Ang lakas ng tubig. Kaya ayun, buti na lang, andun si, ano, si Jason. Ayan, na-text ko agad si Nene kasi tumawag yung, ano, yung secretary. Sabi niya, paano yan? Kasi, ganun daw. Eh, syempre, expected ko naman ako yung nakadisgrasya. So, ako magpapagawa. Ayan, so, yeah. Sa mga hindi inaasang pagkakataon, may ganito talaga bigla-bigla pagkakagastosan, diba?
Pero my fault kasi hindi ko alam. Tapos ang hirap din kasi magmaniobra kapag ka doon sa bandang dulo na yun. Tapos dikit na dikit ka pa sa ano, sa tagan. Sa dingding. So okay na yun kaysa yung sasakyan ko yung ano, yung nabangasan sa ano, sa gate. Kaya nag-iipon ako ng tubig kasi baka mawalan, at yung tubig lang daw na available sa ngayon is yung galing tangke. So kailangan ko ng panligo. Baka buksan natin. Sana mapuno ko pa itong ano, washing para may pangligo pa si, ano, si Daddy. Or makaligo pa kami ngayon. Ayan. Clear pa. Anong gagawin dyan? Hirap nila. Bakbak ko lahat dito. Naku, patay tayo dyan. Bakit dyan dito? Dapat dito. Sa yun nga eh. Bakit nandyan yan? Wait, ba lagi natin sa gilid? Oo, di ba? Maling-mali nga sila eh. Tapos alam naman nilang may mga umanong sasakyan eh. BTR to. Ayan, grabe baha dito kanina oh. Sirit talaga yung tubig eh. Pinaba ako na din pala si Groot. Grootin, halika na. Antay mo ako. Ayan, babalik kasi si Kagawad. At tatakpan muna temporary para magkaroon ng tubig.